Magandang araw po, Dr. Willie Ong. Kwento ko lang sa inyo, kakakuha ko lang nitong COMELEC Debates, Rules, and Regulations. Siguro maganda rin, makita nyo, kami lang naman meron nito para makita nyo ano natatanggap ng President na candidate at Vice President candidate. Matakbo po tayo bilang Vice President. So ito po ang mga rules. Medyo a little kakaiba sa naunang debate na napuntahan ko. Pero tingnan po natin. Ha? Focus mo, Doc Lisa. Yan ang itsura. Pilipinas Debate 2022. Ito yung official ng COMELEC, the turning point. Yan ang pinakita nila. Dito sa COMELEC Debates 2022, ano bang purpose nito? Siyempre, ang purpose nila, makita niyo yung kandidato, paano magsalita, paano mag-solve ng problema, paano maging leader, ano yung ugali. Yan. Para fully informed yung electorate. Para matuto ang mga boboto kung sino dapat piliin nila. Tingnan nila yung mata. Kung nagsisinungaling ba, di ba? Usually, ganun naman tinitingnan. So, non-partisan, non-profit ito. COMELEC-sponsored. Yan. Debate schedule. O, ito yung aabangan ninyo. Ang maganda nitong tip para sa mga kandidato plus yung mga supporters nila, alam nyo saan kayo pupunta, ano gagawin. Ito po yung schedule. So, March 19 kay Scott Moreno plus other presidential candidates. Dito po tayo, March 20. So, una naman sila. Dati sa CNN kami una. So, una sila kami dito, March 20. 7 o'clock to 9:30. Almost the same time. Mas gabi lang konti. Sa Sofitel, tabi ng Manila Bay, Philippine Plaza. Yan. Tapos, ang presidential debate, may part 2 pa sila. Wala kaming part 2. Mas marami ang president. Alam ko, tatlo. Kami parang isa lang eh. Pero kung ginawa kami tatlo, okay lang. Mas marami nga. Mas gusto ko eh. Tapos, meron pang town hall. Town hall, I think parang tanong-tanong lang sa audience eh. Parang ganun ang dating nung town hall eh. So, ito another time. To April 23, April 24. Pero halos pareho yung format. So, tanong ng botante. Tanong ng botante. Oh, hindi ko pa sure yung sa town hall to. Yan. Gaano katagal. Tapos afterwards, after nung 2.5 hours, may round table ata yung COMELEC debate. Parang kukuha sila ng experts for 30 minutes. Sa pagkakaintindi ko, pag-uusapan nila, sino sumagot, tama ba sagot, mali ba, ano ba issue. Yan, okay? Pero sasabihin nila, fair ang gagawin nilang round table. Yan, fair naman. Moderator, gaano karaming moderator? Di ba mahalaga yung moderator eh? Ang moderator sa President and Vice President debate ay isa lang eh. Alam ko parang isa lang siya eh. Uh-uh. Tapos sa town hall parang dalawa. Single moderator debate eh. Oh, hindi natin alam kung sino siya. Tapos pakita ko sa iyo gagawin ng moderator ah. Ito, Doc Lisa. So siya magsasabi na yung time limit nyo, ano format, ano flow. At saka ito yung mga bawal. Siya maghuhuli kung may kodigo, may cheating. Ayan o. Ayan. Consequences applicable. Ayan, kung meron kang ginawang mali. Anyway, sasabihin naman nila. Ang daming rules eh. Ayan. Okay? So, siya magbibigay ng mga questions. Pero binigay yun sa kanya. Tapos, ito. Tignan nyo itong number 4. Ang moderator, pwede siyang mag-fact check eh, ng candidate. Ibig sabihin, pag sinabi ng kandidato, ang langit ay kulay, ano ba? Kulay itim ang langit. Ay, pwede niya, correct. Sorry po, Mr. Vice President, ang langit ay kulay blue. Di ba? Pwede niya i-fact check. Tapos, yung kandidato, pwede siya maki-argue. Hindi, kulay itim yan. O pwede siyang tumahimik na lang. Pero, isang fact check lang. So, hindi naman talaga aanuhin yung papahirapan. Para sinabi lang, parang mali ata yung nasabi. Ganun lang. So, may ganung option yung moderator. Tapos, para malaman sino unang tatanungin, may ano, bola. Ano tawag doon? May pipili. Tambiolo siguro o whatever. Ang example nga dito, pag nauna natawag, pala ganit napili si Senator Lacson sa President L. So, pag siya napili, unang tanong, siya una sasagot. After L, yung M na. Si, I think, Mangudadato ba? Or M.
Basta yung susunod, tuloy-tuloy na L, M, N, O, P, kung sino man ang susunod. Okay? Ito mga bawal. Tingnan mo ah. Ang mga moderator, may rules naman eh. Bawal siya mag-personal statement niya or opinion. Ah, hindi kita gusto, walang ganun yon. Hindi siya pwede gumawa na sarili niyang tanong kasi may committee na yung COMELEC eh. May secret committee, sila lang nakakaalam ng mga tanong. Bawal din sa moderator humingi ng show of hands. Actually, maganda to. Yung nagtataas ng kamay, o sino pabor sa, ano man, sa divorce? Sino hindi pabor sa divorce? Yung mga, walang ganunan daw. O walang ganunan. Walang biglaan. Yan. Bawal din niya ilabas yung tanong agad-agad. Yan. So, bawal yung may nagko-coach, may nagtuturo. Anyway, debate questions. Ano yung mga tanong? Ano yung mga topic? So, dito, syempre hindi nila bibigay yung tanong. Pero obviously naman, magbasa ka lang ng dyaryo, magbasa ka lang ng newsfeed. Alam mo naman lahat ng issue ngayon eh. Issue ngayon, syempre, mahal presyo ng gasolina, West Philippine Sea, Russia, Ukraine, COVID, ano pa ba, laki utang, yun naman ano pa, mining, lahat naman yan, mga questions eh, di ba? Pero, kung sa advance, walang advance, saka hindi na kailangan ng advance, kasi alam na natin yung problema ng Pilipinas. Ako nga kasi, nagpapa-interview ako sa lahat, nagpa-interview ako kay Malumang Ahas, mahirap si Malumang Ahas magtanong, ng GMA 7. Wala, go lang ako. Tapos, nagpa-interview ako sa The Chiefs. Mahirap yung The Chiefs. Editor-in-chief yun ng lahat ng newspaper. Lahat ng interview sa bulletin. Kahit saan, hinukuha ko. Kasi maganda rin yun, alam ko lahat yung tanong nila. Kahit ang lalayo ng tanong, kahit mahirap ang tanong, ready tayo sagutin. Kailangan kasi ready yung tao. Ano gagawin mo? Vice President ka, may gulo, may gera. Ano gagawin mo? Maglalagay ng nuclear weapon sa Japan, anong gagawin mo? Paano ka magre-react? Tama ba? Relax ka ba? O magpapanik ka? Kailangan makita ng tao. Yan ha. So, on debate question, sabi lang nila, meron mga sector groups. Siyempre, ano yung sector ng manggagawa? Diba? Sector ng businessmen. Diba? Fisher folks. Diba? Tapos pipili lang ata sila lima eh. Sa pagkakaintindi ko to, top 5 questions eh. Ang pipiliin nila. So, baka 5 questions lang eh. I'm not so clear, ha? Pero parang 5 lang. Or more, hindi natin masabi. Yan, tapos bawal maglabas. Sino mahuhuli will be punishable under Section 32 RA 10173, Data Privacy Act of 2012. Siyempre, COMELEC to mas stricto, di ba? Okay. So, gano'ng katagal yung debate? 2 hours yung actual na magsasalita. May 30 minutes break. Oh, 'di ba? May commercial pero kailangan mo naman yung break eh, 'di ba? Syempre may break ka sandali. CR breaks din 'yon. Oh, pwede CR. Oh, inom ka ng tubig o ano, 'di ba? Oh, so 6 body, 5 break. Mas marami yung sa CNN eh, 7 breaks ata kami doon eh. Tapos ito, yung audience konti lang pala. Ito yung kakaiba. 10 people lang. Alam po yung sa mga senatorial ang dami. Eh. Punong-puno yung auditorium. May kwento sa kanila, Dr. Carl Balita. Ito, 10 lang. So, 10 lang, limited to COMELEC officials and vetted guests. Isang moderator. Ang sagutan, 90 seconds. Okay ba, 90 seconds? 1 minute and 30. Tapos, pag may tinanong sa'yo pabalik, 30 seconds na lang pabalik. Mas maikli ito. Dun sa CNN, 1 minute pabalik eh. Ito pa, kakaiba. No opening and closing statement. So, hindi ka na pwede magpakilala dito. Ang unang tanong sa'yo, Doc Willie, ano gagawin mo sa, palagay natin, sa Russia-Ukraine war? Kung magkaroon ng nuclear encounter, yan. So, pagsagot ko, syempre, first question sa'yo, sasagutin mo, ako po si Doc Willie Ong, salamat po, salamat sa COMELEC sa paggawa nitong debate tungkol dyan sa issue ng Russia and Ukraine, blah, blah, blah. Diba? Kasi, kailangan naman may opening ka konti. Pakilala ka muna ng 10 seconds. May hi, hello muna. Ganun gagawin ko. Tapos yung last question, let's say ang question, pataasin ang sweldo ng manggagawa. Ayan, paano natin ibabalance yung sweldo sa regions? Bakit mababa yung sa region? Let's say ganun ang tanong. So, pag closing, magko-close ka, sasagutin mo, ganito gagawin natin, kailangan itaas yung sweldo. Pag last 20 seconds, para sa akin, i-closing mo na.
'di ba? Alam naman wala kang goodbye. Parang salamat po, nandito po tayo, kaya tayo tumatakbo dahil ganito. Para lang may konti kang few seconds and yun ang gagawin kong strategy. Yan, kasi walang opening and closing eh. Wala eh. 'Di ba? Sabihin pangit naman na hindi ka nakita agad, 'di ba? Siguro gusto nila mas marami. Ito naman para sa town hall. Later pa ito, April. Dalawang moderator, mas maikli pa sa town hall, 60 seconds. So, dapat ang sagot mo, tak, tak, tak. Medyo mabilis eh. Ano ang renewable energy? O ano gagawin mo? Siyempre, gusto natin renewable. Mabilis agad. Hydroelectric, biomass, solar, kung malakas ang araw, wind, kung malakas ang hangin. Diba? Hydroelectric, kung malakas yung agos ng tubig, para may kuryente tayo na mas mura na hindi tayo dependent sa coal. Tsaka, bagong technology. Diba? Bagong technology kailangan natin. Makamaka-invento tayo. Ganun din, no opening and closing statement. Tingnan natin mga rules, ha? Ito, may penalty. Yan. Ito po, medyo kakaiba. Medyo kakaiba dito. Candidates cannot ask each other direct questions. Bawal tumira. Ito, bawal tumira. Ito. Ayaw ka na mag-comment. Kay Professor. Hi, Professor. Bawal tumira. Kawawa naman si Tito Sen. Bawal tumira. Okay. Pag ang isang kandidato ay tumira, pwede pagbibigyan siya isang beses. Pero pag pangalawang beses tumira, ay if the candidate violates this rule twice, the microphone will be shut off and yung natitirang oras ibibigay do sa apektadong kandidato na nabanatan. Pwede siya sumagot na bakit mo binanatan o pwede hindi siya sumagot. Ako dali. I mean, ano ba ibabanat, di ba? Wala namang problema dito. Di ba? Hindi naman to patayan. Ipapaalam mo lang kung anong alam mo, di ba? Kung sino magaling mamumuno. Ganun lang naman po eh. Kung inaral mo naman lahat, serious ka. Wala namang kaso itong mga debate. Yan. Pwede sumagot yung kandidatong na natamaan, na insulto or na direct or ayaw na niya sumagot, pwede rin. Yan. So ito lang, medyo mas strict sila dito. Okay? Nagtuturo lang tayo para alam ninyo ha. Huwag masyado mainit ang ulo, rules pa lang. Sound cue. Ito maganda na may sound cue. Last 10 seconds, ting, para makita mo. Tapos may timer. May timer doon. May camera na hindi daw gagalaw yung camera. Okay naman. Konting angulo lang. Okay. Ito pa isa. Bawal ang kandidato. Pwede mag-high-high. Bawal daw mag-shake hand dahil sa COVID. Bawal mag-fist bump. Pero minsan hindi mo maiwasan. Diba? Siguro before the, ano, before on stage. Ano. Hindi daw, ano to? Proposed pledges or challenges. Hindi mo, ema ko to. May paghahamon. Ano. Huwag daw magsasalita habang nagsasalita yung iba. Huwag i-interrupt. Huwag mag-i-interrupt. Okay? So, yung podium naka-arrange, para lang naman sa iba, naka-alphabetical. Ito. Mm-hmm. Bawal magdala ng cellphone, bawal magdala ng papel na may notes, bawal magdala ng props. Uy, gusto ko magdala ng hugis puso na. Bawal magdala ng props, notes, charts, diagrams, at ibang papel na madadala. Sarili mo lang dadalin mo. Okay? Pero magdadala ako ng saging. Kailangan ko ng saging. Wala nakasulat dito, saging at tubig. Diba? Tapos, pag nahuli yung kandidato na may kodigo, ito daw, may kodigo, it will be, yan, forbidden. The item will be removed, confiscated. Para tayo na sa school. Pag nakita ng teacher nag-exam, may dala kang kodigo, kukunin, at disqualified, Doc Lisa. Pag may dala kang cellphone, disqualified daw from the debate. Okay ah. Siyempre, cheating eh. No cheating, in short. Ito naman ang rules para sa mga audience. Ito dito nasusunod. 10 tao per candidate ito. Sa audience, bawal pumalakpak, magsalita, humiyaw. Pero hindi ito masusunod, di mo mapipigilan yung ano. Pwede lang daw pumalakpak sa una at sa huli. Pero hindi ito nasusunod. Pero ako, tahimik naman yung mga kasama ko. Konti lang nga eh. Isa lang naman kasama akong chief of staff eh.
No coaching, no signaling, o ano mong sinisignal nyo. I don't think this is gonna be a problem. Yan. So basically, yun po. Okay? Dapat dumating 7 PM to 9:30, 5:30, nandun na. Mas maganda 2 hours. Ako baka 4:45, nandun na ako. Upo-upo na ako. Pero, Doc Lisa, 12 hours daw before, may room na daw. 12 hours before, pagbibigyan ka na kung may staff ka. Attire, normal attire, business attire. Yes. Security guard, wala naman akong security. Security, wala photo, wala naman akong photographer. Si Doc Lisa lang magpo-photograph. May mga rules po, pwede magdala ng isang photographer. May holding room, yun lang po. Media coverage is allowed. Yan. May lugar para sa media. Basically, that's it. Okay? O, kung titignan mo, mukhang stressful, pero hindi naman eh. Oo. So, ganyan po. Maganda naman po. Maganda paggagawa ng COMELEC. Very fair. I think maayos naman yun. Isa lang ang moderator. Nagtataka ako isa. Siguro magaling siya. Kaya niya. Yung kaya naman niya hawakan. Diba? Hindi naman kailangan dalawa. So, yun lang po. Ready naman tayo sa lahat ng topics, lahat ng interviews. So, medyo may pagkakaiba sa ibang debate. So, good luck po sa mga ibang candidates at kita-kita tayo ulit para at least maintindihan ng tao. Tsaka yung mga topics naman pabago-bago. Like sa COVID, may bagong Deltacron. Pwede itanong yung Deltacron. O, syempre, yung kay Russia-Ukraine, big issue yun. Tsaka yung presyo ng gasolina, I'm sure itatanong. Okay, salamat po. God bless po.